is found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Ang teka, bakit minalim mo ito? May tanong pa ba? Follow up. Ay, doon sa kaninang usabat. Follow up daw ni Brother John Ray. Magandang hapon po sa pamilyang niyan. Mm-hmm. Follow up po lang po. Sino pala ang magliligtas sa kanila? Di ba si Kristo Hudyo? Kung sasakyan natin ang unawa nila. Ayun nga naman. Kasi yung sabat, katwiran ng iba, no? Eh, ibang mananampalataya, ibang grupo. Hindi ko nga alam bakit ayaw sa sabat eh. Ang linaw-linaw ng unang Korinto 4:6, huwag tayong higit sa nasusulat. Kung alin pa yung hindi nasusulit, yun pa yung pinangangalandakan. Yun namang nasusulit, yun naman ang itinatabit. Yun naman na inaayaw. Yeah. Kaya ang follow-up na tanong, eh tama naman kung ang sabat para sa Hudyo. Eh si Kristo Hudyo. Eh sino magliligtas nga naman sa kanila? Wala. Diba? Ayun ang tanong na maganda. Eh walang magliligtas sa kanila kung hindi nila tatanggapin si Kristo pati yung Sabat. Kasi pati nga yung binasa nyo sa 9:4:5 ng Roma eh. Pakipaglilingkod. Yung tipang. Pagkupkup. Buhay na walang hanggan. Paglilingkod sa Diyos. Yung tipang. Pati Kristo galing sa kanila eh. Pwede wala ngayon tayo kung susundan natin yung paniniwala nila. Eh sino yung Kristo natin kundi yung Kristo Hudyo? Diba? Sino yung Diyos natin? Lalabas yan, Brother Lino. Nakikikristo ka lang. Oo. Nakikikautusan ka lang ngayon. Nakikidiyos. Nakikidiyos ka lang. Wala kang Diyos talaga kundi nakikidiyos. Eh hindi ganun kapatid na rin yung prinsipyo ng Biblia. Opo. Kaya tama yung analisasyon. Thank you po, Brother Racinto. Tama naman. Kung hindi nila tatanggapin eh, si Kristo'y Hudyo eh. Oh. Ang nakapagtataka, si Kristo'y gustong tanggapin, pero yung sabat ni Kristo ayaw tanggapin. Babasa ko na sa talata. Sige po, Brother Camacho. Dito sa Kapitulo 4 ng Hebreo, dito mauuri natin kung sino talaga ang tunay na bayan ng Diyos, kung sino ang hindi bayan ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 4 ng Hebreo, talatang 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Meron pong natitira pang isang pamamahingang sabat. Para kanino raw po nakaukol? Para sa bayan ng Diyos. Tanong, kayo ho ba ay bayan ng Diyos? Kung sasabihin nun ninyo, kayo'y bayan ng Diyos, ay para sa inyo ho ang sabat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sabat para sa bayan ng Diyos. Kaya, mauuri na natin sa pagkakataong ito, sino ba ang bayan ng Diyos? Yung gusto ang sabat o yung ayaw ng sabat? Kung kayo po ay bayan ng Diyos, para sa inyo po ang sabat, ayaw man ito sa hindi, talagang ipangingilin po ninyong araw ng sabat. Maliban na lamang kung talagang itatakwil ninyo ang utos ng ating Panginoong Diyos. Ang tawag dyan sa Biblia, doon sa unang Juan, sila'y mga nagpapanggap lamang na kilala nila ang Diyos. Pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasay, masuwalit ang sabi ng Biblia. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid sa pagtanggap ng bawat aral. Dapat ang kanyang mga aral laging nakasanding sa Biblia. Kapag hindi yan nakaayon sa Biblia, iwanan na ninyo ang inyong pananampalataya. Sapagkat madadamay lamang kayo sa salot na kanila pong daranasin sa takdang panahon. Kaya mapalad tayo, patuloy ang programa ng mga Adventist, katulad na nga ba, halimbawa, ng programang ito, ng ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, kapatid na Andre. Ayun nga. Kaya nga doon, kapatid na Pernan, kung ipakilala din sila ng Biblia, kapatid na Lino, talagang kung ayaw nila ng sabat at tuwiran nilang lalabagin ang utos ng Diyos, at ito ring mga tagapagturo ay talagang malaki ang pananagutan nila sa ating Panginoon Diyos. Kasi lahat sila, kung ipakilala ni Haring David, ay talagang lahat ng kanilang ginagawa ay sa ikasasama dahil binabaliktad nila kung alin ang dapat ang ituro. Pakinggan po natin sa aklat ng mga awit sa liham ni Haring David, dito po sa Kapitulo 56 ang talatay 5. Buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip
ay laban sa akin sa ikasasama. Eh, kaya pala hindi ka mababanal dito. Nililipot eh. Kaya nga kapatid na Pernan eh. Kaya sabi ko nga, kapag ang isang samahan ay hindi ka kayang ipagbago, eh magduda ka na. Yeah. Lalo na, palala pa yung turo mo. Oh. Kagaya na itong isa eh, nagpakilala ng Diyos, pumanaw na. Oh. Ano? Kaya, kaya dito pa lang eh, makikita na natin. Oh. Talagang dapat ikaduda na nila to, yeah, kapatid na Lino. Kaya yung isa mong dialogue, gustong gusto namin ni Kalino yun eh. Opo, alin po. Dibalikan ng madaya. Opo, sa lahat ng bagay. Yeah. Wag lang. Sa relihiyon. Yeah. Kasi yun, pwede mo pang mabawi yun eh, kapatid na Lino. No. May kapatid na nang hiram sa'yo, hindi na ibalik, okay lang yun, okay kapatid, di ba? Huwag mo lang ikumpormiso yung kaligtasan mo. Yeah. Dahil kapag yan ay napahamak mo, naalala ko tuloy si Bradelli, wala ka ng paraan para yan mabawi kapag nakuha yan ng Diablo. Kaya nga pagkakasumpuman ng mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang magpadelay-delay o magpabukas-bukas. Kailangan gawin mo agad. Yeah. Opo. Kapatid na Lino. Yeah, maganda nga eh. Buti nga, nakaalis ka dyan sa lugar na yan eh. Opo. So, doon sa mga hindi pa ho nakakakilala kay Brother Adre, mm, dati po siyang membro at masugid na tagasunod po ng kanya po amo na si si Brad Eli Soriano. Opo. Po, dati po siya sa samahang yan. Kaya buti na lamang po, kaya namamana ho namin sa kanya yung hindi bali kayong madaya sa ibang bagay eh. Mm-hmm. Huwag lang kayong madaya sa reliyon. Mm-hmm. Yung nakakalungkot lang, Brother Adrian, Brother Camacho, yung mga dati niyang aral eh, no? Kinamatay na lamang niya na hindi na ituwid. Hindi na naisabi doon sa mga, sa bagay, tayo naman, may record naman yan, kahit yung mga kaibigan natin dyan na misanay, nakasabay ko sa jogging, ay maiulit ko lamang, opo, nung nabubuhay pa si Kaeli, mm-hmm, doon sa kanilang mga membro, sinasabi nila kung ayaw na nila doon kay Kaeli, parang sinabi ni Kaeli, pag ayaw nyo na sa amin, Brother Adren, ewan ko lang kung meron pa akong record niyan, kasi alam nyo, yung mga tape ko, dati ng ano eh, eh 1984 pa ako nakikinig yan eh. Cassette tape pa yun. Cassette tape. Eh, meron akong kaibigan na sabi sa kanya, kung aalis sila sa dating daan, mm-hmm, huwag silang pupunta ng ANC. Mm-hmm. Ang bilin sa kanila, Soriano, pumunta kayo sa SDA. Oh. May maganda sana yun kung yun ay na-record ko. Oh. No, sa kaibigan ko. Narinig ko nga rin yan. Eh, ngayon, ang maganda pa niyan, yung siguro yung isang dating daan, si Mar, naalala ko si Brother Mario. Uh-huh. Yun, isa pa yun. Napakaganda ng testimony nun. Kaya sana doon sa mga nanonood, sa mga nakikinig, ano po, ito po'y buhay na kung maiuungkat lang mo sana yung aking mga tape, ano po, noong taong 1984, kasagsagan ng Genius Family, alam po ninyo, yung si Kaeli Soriano, yan ay naikwento ko sa akin eh, talaga umiiyak ko yan. At nangungumpisal kay Kamenong Pilomeno, na sabi niya, totoo ang Seventh-day Adventist, totoo ang Sabat, totoo na mayroon pang malinis at marumi, totoo na mayroon pang ikapo, totoo na mayroon pang Ten Commandments. Meron po kunyang record, kaya lang no? Eh, hindi na ho natin maisay, baka may amag na ho yung tape na ho yun eh. Opo, sinabi po yan ni Kaeli. Sa katunayan, ikwento nga ho sa akin yan ni Kamenong ng personal. Opo, kaya sa inyo po mga masugid na, kumbaga sa ano nga termino mo, Brother Adren, doon sa mga panatiko. Mm, panatiko. Doon sa mga panatiko, ay wala na ho kayong amo. Oh, punta na kayo sa SDA. Ayan ang bili naman sa inyo ng inyong amo bago siya pansamantalang yumaon. Kaya lang nakakalungkot dito, bigyan natin ng pansin. Mm-hmm. Ito namang si Tibuloy, eh, minasama naman niya si Kaeli. Diba? Ano ba sabi niya kay Kaeli? Matagal ko naman akong sinasabi niya, pinagtatawanan lang ninyo ko eh. Hindi ba? Eh sabi niya, kung ako nga mag-a-analyze, parang nga harangin niya sa langit eh. Diba? Kaya naman, nakakalungkot. Dila pakete na lang. Hindi pakete kasi, sabi ni Kibuloy, ay ako appointed siya, nagkakad eh. Ano sabi mo kay Kibuloy? Disappointed. Ito namang isa, pagpatay ng ilaw eh. Di ba, basahin ko Biblia. Eh kasama ko ang Diyos, Diyos na rin ako. Eh baka magtalo itong dalawa eh. Diba? Kaya sana po, ito yung napag-uusapan lang ho natin. Eh, nasa YouTube naman ho yan. Hindi ho naman natin ito sinasabi para siraan, kundi kayo mismo makakapanood ng kanilang mga pinagsasabi. Mm-hmm. Si Kibuloy, appointed son. Si Kaeli, dapat kasamaan niya ang Diyos, Diyos na rin siya. Oh, eh, magkaibang paniniwala yan. Eh, mahinag Diyos si Kaeli, namatay. Namatay, oo nga yan. Buti na lang. Eh, ang Diyos hindi namamatay. Ngayon. Sablay. Yan. Yung sinasabi lang ho natin yan, hindi para humanira, mga kaibigan.
mga kapatid, ginigising lang ho natin ang inyong diwa. O, totoo po yung ating kinukwento na nung nabubuhay pa si Kaeli, sinasabi siya sa kanyang mga membro, kung ayaw na ho sa kanya, huwag lilipat sa ibang pananampalataya, dito sa SDA pinapupunta. Ang totoo po niya, nababaitan ho si Kaeli. Nababaitan ho si Kaeli sa SDA. O, alam niyo bakit? Si Kaeli, siya kasi kami nung matagal na hong magkasama sa loob ng radio. Nung taong 84, bagong binyagan po ko, napapakinggan ko na po yan eh. Biro nyo sa lahat ng diskusyon, sa lahat ng debate ha, tinapunin nyo. Ito yung panatag na kahit sa personal, mag-usap tayong tablado. Pumapayag si Kaeli, basta si Kamenong ang kausap. Hmm. Si Kabert ang kausap. Hindi ba? Hmm. O ngayon, mga kasama, bakit nga ba tayo napunta? Napagkukwentuhan lang natin. Napagkukwentuhan lang natin yan. Dahil dun sa salitang sabat. Oh. Ayaw na ayaw nila yung sabat, pero gustong-gusto nila si Kristo. Uh-huh. Sasabihin, ay, yung sabat para sa Hudyo. Yeah. Eh, si Kristo yung Hudyo. Yeah. Oh, gusto nila si Kristo kahit Hudyo, pero yung sabat na ibinigay sa Hudyo, ay, ayaw. Uh-huh. Ay, namimili lang itong mga to, no? Namimili, no? Gusto nilang paniwalaan, namimili, gusto nilang ituro. Uh-huh. Yun ang nakakaloka. Isa pa, bigyan ko ng pagkakataon kayo. Ito natin dati, ako dati kasi ako born again kapatid. Yeah. Eh. Opo. Alam ko naman brother Adrian, diyan ka rin galing. Oo, ako ay Christ is the answer. Oh, hindi ba nung magsanta sena si Kristo, sabi niya ito ang dugo ng bagong tipanan. Uh-huh. Ngayon, nung makabasa ngayon ng iba na ay wala na tayo sa lumang tipan. Uh-huh. Dito na tayo ngayon sa bagong tipan. Uh-huh. Hmm. Kaya pang nakakarinig ngayon sila ng tungkol sa lumang tipan, parang yung kanilang pandinig, allergic. Halimbawa, pag sinabi, Seventh-day Adventist, ay makaluma yan eh. Isang pung utos, ay para sa Israel yan. Yeah, pero nakapagtataka ko bago ko bigay sa inyo. Pagkaaraw naman ng Linggo, eh, ayaw ng Old Testament, gusto New Testament. Pagkaaraw ng Linggo, kinakanta yung This is the Day. Sa lumang tipan din yung may kalampagan ng simbas, may kalampagan ng drums. Mayroong electric guitar na napakaingay sa tenyo. Magkapit bahay mo yun, baka hindi ko makatulog eh. Ngayon, this is the day that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Inaawit nila yun. Pero ang pangangatwiran, ay matandang tipan yun eh. Sa awit. Awit 118 verse 24. Pagka paniniwala nila, ay pupwede, kahit Old Testament yan, pwede, ina-adapt yan. Pero pagka paniniwala, ay laban. Sa kanila, ang Old Testament ay itsapwera. Ano mas masasabi niyo rito mga kasama? Bias. Okay. Sige po. So, lalabas dyan, para kang ibon na tutuka-tuka lang kung ano yung gusto mong kukunin. Hindi ganun ang pag-aaral ng Biblia. Ang lumang tipan ay pundasyon ng bagong tipan. Amen. Kaya hindi yan po pwedeng magkahiwalay. Mm-hmm. No? Nung narito nga ating Panginoon, lagi niya kinukot lumang tipan eh. Hindi mo mauunawa ang lumos, kapatid na Lino, kapatid na Aldrin, ang bagong tipan, kapag wala ang lumang tipan. Tama po yan. Sapagkat ang bagong tipan siyang katuparan ng ilang mga bahagi sa lumang tipan. Kaya hindi yan po pwedeng paghiwalayin. Ano? Yan po ay kasama na ng ating pong pananampalataya. Kapag kalilihis ka riyan, eh sabi ng Biblia ganito eh. Isaiah 8:20. Pansinin po ninyo. Ganito ang wika sa atin. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Biruin po ninyo ganung kahalaga ang lumang tipan. Kapag ang turo mo hindi aayon sa kautusan at sa patotoo, ang sabi ng Biblia, walang umaga sa kanila. Ang ibig sabihin nun, nasa kadiliman sila, kapatid na... Nasa diliman. Aldrin. Mm-hmm. Nasa diliman. So dito mga kapatid, kaya mahalaga na uuriin natin yung ating pong pananampalatayang tawag dito, pinapractice. I was found as a beggar, as an orphan with no home.